So yun ang ano, meron akong upload, actually ito yung pinaka-viral or pinaka-marami kong views na video dito sa aking channel, kung saan sinabi ko kasi dito na bakit Davao City ang pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas. Merong nag-reply kahapon lang, no, so one day ago, si Erminio Libol or Libli 8050, shout out, no. So si Erminio Libli ay tantsa ko, siya ay Ilonggo, no, or yan, taga Iloilo. So ang sabi niya, nasabi ko yun, no, na bakit Davao City ang pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas. Ang sabi niya, yun, dati, nung hindi mo pa napuntahan ang Iloilo. So yun, natawa siya, tumawa siya, and ako din ay natawa. Which is totoo din naman kasi, di ba? So yan, sabi ko, haha, tama. So totoo yun kasi hindi ko pa napuntahan ang Iloilo City palibhasa. Kaya nasabi kong Davao City ang pinakamalinis at pinakamagandang syudad sa buong Pilipinas. Not until nakapunta ko ng Iloilo City. And syempre, hindi lang naman ako ang makapagsabi niyan. Marami din talagang mga, kahit mga taga Bacolod City, meron akong mga pinapalo na vlogger, no? Content creator sa YouTube and Facebook na taga Bacolod City, na nung nakapunta siya ng ano, ng Iloilo City, talagang sinabi niya, hala, wow, as in manghang-mangha talaga siya. Like super na-amaze talaga siya, na grabe daw, kanami-nami daw talaga ang Iloilo City. Pero sabi naman niya, bawi, I mean, kumbaga parang sabi niya, sige lang, kinomfort niya ulit yung sarili niya, sa sige lang, don't worry guys, mga taga Bacolod, kasi soon to be nami-nami na rin tayo. So kumbaga ano na rin sila, kumbaga nagsisimula na rin umandar yung kanilang ano, yung kanilang syudad, kumbaga ba, parang ganun, no? So kakasimula pa lang or nagsisimula na. So one day magiging nami-nami din ang kanilang syudad. So yun, no? And meron din tayong ano, vlogger, syempre sikat yan sa buong Pilipinas, si ano, no, si TG. Kailan niya si TG, Thailand Girl. So minsan na siyang pumunta ng Iloilo City. Syempre si Thailand Girl is Hiligay noon. Tapos dito siya ngayon sa Davao City nakatira. And yun, real talk din yung tao na yun, no? Kung mag-vlog, talagang honest kung honest review. Masaktan ang masaktan, masagasaan ang masagasaan, basta kay sa totoo lamang, no? Walang kinikilingan. So nung nagpunta siya ng ano, Iloilo City, ganon din ang kanyang sabi na yun. Akala niya is Davao City ang pinakamaganda, hindi pala. Ibig ko sabihin na hindi pala, akala niya Davao City ang pinakamalinis, hindi pala, Iloilo City pala. So okay, panoorin natin. Pupunta ka ng Guimaras guys from Iloilo, kailangan mo muna mag-travel via taxi from Iloilo papunta doon sa port nila. Tsaka reality guys about Iloilo, alam nyo ba pag nakatungtong kayo ng Iloilo, makikita nyo talaga na sobrang linis talaga ng Iloilo. Before akala ko Davao City ang pinakamalinis na city sa buong Pilipinas, pero ngayon nagbago na dahil sa experience ko at nakikita ko. Iloilo ang pinakamalinis na city sa buong Pilipinas. Ngayon syempre, kawayan ako ng mga Bisaya dahil sinabi ko, oh, hindi nyo lang alam na marami ako mga Ilonggo na back up sa Iloilo, kaya kawayan nyo ako, go! Mga diputa ka mo, go! Fairness guys, ha? Ang port ng Iloilo papunta ng Guimaras, sobrang linis at saka in order talaga lahat. At saka napansin ko yung ferry na sakyan namin, masasabi mo talaga na parang na-maintain talaga siya, mukhang bago talaga siya, para masabi mo sarili mo na ihahatid kanya sa destination na puntahan mo ba, hindi tulad doon sa barge sa punta ng Samal Island na ba? Last time na sakay ko, nasiraan kami sa gitna, kaya sabi ko sa driver, kaya pa ba natin ito sir? I-inform mo na lang kami kung kailangan na namin lumangoy ha, kasi tatalo na kami dito. Charot lang, hindi ah, maganda talaga ang barge ng papuntang ayang Samal Island. So ayan guys, habang nalalakad-lakad ako. So yun ang ano, dahil sa naubos na yung ating mga aerial view and drone shots dito sa Iloilo City, ako'y magpapaalam na ho sa inyo na ako ay aalis na ng Iloilo City at tayo'y tutulak na ho, no? Isasama ko pa rin kayo syempre, no, sa mga gustong sumama dyan. Pupunta na ho tayo ng Boracay Island. Kasi syempre, ano yun eh, kumbaga yun talaga ang pinaka-target ho natin sa araw na to, sa gala na to. Ginawa ko lang talaga is side trip, no, pero hindi siya matatawag na side trip kasi I stay long talaga sa Iloilo City, like 6 days, you know. So nag Iloilo City ho tayo, nakapag-Oton, and of course nakapag-Guimaras kasi nga isa yan sa pinakasikat na isla or lugar or probinsya dito sa Pilipinas, ang Guimaras. Syempre hindi lang sa maganda ang kanilang isla, hindi lang sa napakaganda na kanilang mga tanawin, kundi talaga nga ito ay pinagmulan, no, ng pinakamatamis, pinakamasarap na mangga, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yes, number one, Guimaras. So yun, bali uulitin ko ulit, no, magpapaalam na ho ako, ako'y didiretso na, no, ng Boracay. Pero meron pa akong isang video na i-upload tungkol sa hindi maganda. Hindi ba maganda? Hindi, hindi naman ako nagreklamo. Pero ano lang, curious, meron lang akong katanungan. So maaring ano, care to explain, mga
Ilonggo, no? So actually ito hindi lang sa Iloilo, hindi lang sa Negros, hindi lang sa mga taga Bacolod, maging sa ano, taga Central Visayas, no? So if you guys care to explain, then walang problema, no? Kung hindi yun rin naman care mag-explain, kumbaga let it be, so okay lang din naman. Kumbaga ako pa rin, ayan, no? Magtatanong pa rin naman talaga ako kung bakit ganon yung sistema sa Central Visayas and Western Visayas, no? Central Visayas, that's Cebu in particular, no? Tapos sa may Negros and Panay Island, ayun, no? So yun yung i-explain nyo sa akin, sana mabigyan nyo ako ng ano, kahit konting kasagutan lang, no? Bakit ganun? Kasi ako talaga nagtataka, since ako'y gala, no, sa buong Pilipinas, like Luzon, Visayas and Mindanao, talagang nasasabi ko na bakit parang iba yung sistema yata sa Central Visayas and Western Visayas. Yes, hindi kasama ang Eastern Visayas, no? Kasi iba sila doon. Kumbaga, parang may pagkakahawig ang Eastern Visayas sa Mindanao and Luzon. Anyway, so going back ko tayo sa ano dito, Iloilo City. Yun na nga, ako aalis na, no? Tutulak na ako ng Boracay. Pero isa-shoutout ko ho muna si... Shoutout kay Erminio Libli 8050. So ang sabi niya rito is dati tuldok nang di pa napuntahan ng Iloilo. Yun, so tama ho siya, no? Ang kanya pong response ay mayroon po itong kinalaman sa aking in-upload na video sa Davao City ho. Ito, no, nasabi ko ang title is bakit Davao City ang pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas. Yun, no? So ang sabi niya, yan nga, dati. So which is ako yung natawa. Kasi totoo naman talaga, no? Kasi palibasa kasi nung time na ito, ako'y nag-upload sa Davao. Super hype ako nito gawa nung hype pa rin naman ako ngayon, no? Proud pa rin naman ako talaga mag-flex ng Davao City na ito ay malinis, maganda. Pero syempre, maaaring mabago na yung sinabi ko dito na pinakamaganda. I mean, pinakamaganda, pinakamalinis ang Davao City. So, it's no longer the pinakamaganda and pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas ang Davao. Kasi Iloilo na talaga ang umangkin. Yeah, congratulations Iloilo. Pero akin lang yun, ha? Hindi naman talaga ibig sabihin na, kumbaga hindi ibig sabihin na sinabi kong Iloilo City na yung pinakamaganda, Iloilo City na yung pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas ay... Siya rin ang inyong magiging magiging perspective, 'di ba? So iba-iba naman kasi tayo ng taste. So paano ko nga ba ano nga ba yung aking criteria? Ano nga ba yung aking mga pamantasan or standard, no, pag sinabi ko na maganda at malinis ang isang syudad? So simple lang, no, kumbaga napagan ko kayo ng ng aking taste, no, or yung aking standard, pamantayan, parang gano'n, no, or criteria, paano ko nga ba i-judge or bigyan ng marka or remarks or assessment yung isang syudad when it comes to cleanliness and beautifulness. Pero bago ko pala muna sisimula na yung aking paglapag ng aking criteria for judging, gusto ko muna nga ipanawagan, i-shoutout yung mga tao, yung mga, I don't know, kung Ilonggo ba sila, na nagsasabi ho sa akin na napakakalmado, napaka-humble na sinabi, no, walang arrogance. Yes, totoo yun, walang arrogance na sinabi sa akin na puntahan ko rin ang Iloilo City. Kasi marami kasi akong mga pinupuntahan ng lugar dito sa, hindi lang sa Davao City, no? So kumbaga hindi lang outside Davao City, marami akong pinuntahang lugar na nag-i-enjoy ho ako. Talagang na-appreciate ko yung lugar. Marami akong mga sinabing mga appreciation, no? Tapos yung tao na yun, yung mga tao na yun, actually marami ho sila, no? Marami-rami, kaya din to the point na naisipan ko rin na pumunta ng Iloilo City. Kasi parang na-challenge na rin ako sa mga kailang invitation ho nila at sa kanilang recommendation and suggestion. Sabi ho nila, sir, kung nagustuhan nyo ang lugar na yan, kung nag-enjoy kayo sa lugar na yan, itry mo kaya puntahan rin yung sa amin sa Iloilo City. Kasi kung nag-enjoy ka sa lugar na yan na pinuntahan mo, alam na mas lalong may mag-i-enjoy ka rin doon sa amin. Or ikaw nang bahalang magsabi. Basta kung na-appreciate mo yung lugar nila, try to consider our city also. Parang ganun, no? Puntahan mo rin. So shoutout ho sa inyo kung sino man ho kayo. So maraming thank you. Kasi nung time na yon, hindi kayo nag-degrade ng isang syudad na aking pinuri, no? Hindi nyo dinegrade yung isang lungsod, yung isang lugar na aking pinuri, na aking nagustuhan, na kung saan ako happy, no, na nakapunta. So talagang sinabi nyo lang na yun na nga, kung maganda yung lugar nila, nag-enjoy ka, so parang napapanahon na yata para puntahan mo rin yung lugar namin. So parang kayo ay meron na kayong confidence ba or confident? Ano ba ibig sabihin ng confident and confident? Tingnan ho natin. So yun, no, sinabi nyo ang Iloilo ay confidence kayo, no, na mag-recommend ng Iloilo City na puntahan din. So confidence means kumpiyansa, no, meron kayong kumpiyansa sa inyong sarili at sa inyong lugar na
magugustuhan ko rin. Despite sa fact na ako ay honest review, no, nagre-real talk ho talaga sa aking mga nakikita. Kumbaga real time ho ako talaga nagsasabi ng aking mga observations. So yun na nga, at hindi failure yung ginawa ho ninyo. So maraming thank you. So because of that, nakakapto ako ng Iloilo City. Hindi lang isa, syempre, hindi lang dalawa, nakapangatlo pa. And may susunod pa dyan, syempre. And tingnan ko kung ano, pwede ko isama yung nanay ko dito. Shout out sa nanay ko dyan, syempre. Dami kami mga kapitbahay doon ng mga Ilonggo, no. Wala kaming kamag-anak na mga Ilonggo. Oo, wala. Kahit wala kaming mga pinanggalingan, kaluluhan from Iloilo City or from some part of Panay Island. Kasi ano kami, from Cebu, Cebuano. So, yung descendants ko namin is from Talisay, Minglanilla, and saan pa ba yun? Karkar, yun, no? Yun po yung ano namin, pinaka origin. So yun, balikan ho natin. So yun, ilatag na ho natin yung ating ano, pinaka criteria of judging. So yun nga, malinis ang daan. So paano kung masasabing malinis ang daan? Siyempre malinis yung daan. Unang-una, siyempre wala kang makikitang mga plastic, mga trashes, mga solid waste materials na makikita kapag ikay naglalakad. Wala kang makikitang mga sidewalk vendors. Yes, oh, wala kang makikitang sidewalk vendors, meaning malinis, no? Walang obstruction. So sidewalk vendors, actually ang sidewalk vendors sa Pilipinas is ano siya, very common, no? Common thing ho talaga yan sa atin. Pero sa Iloilo City is meron ho silang sidewalk vendors pero ambulant. Ambulant means yung may gulong ba? Yung may gulong yung kanilang mga tindahan, mga natitinda ng mga kung ano-ano, no? Anything na sinisale ho nila sa ano, beside the streets. Pero makikita mo sila pag gabi. So ibig sabihin, meron ho silang time na time limit or meron silang time frame na susundin para magpinda. So yun, kapag kaaraw wala kang makikita ano, so far ako wala akong nakikita. I don't know kung kayo meron kayong nakikita nung kayo bumisita sa Iloilo City, pero ako wala. Meron akong nakikita ano, mga sidewalk vendors kapag kagabi na, which is may gulong din naman, ibig sabihin nun ambulant. Kahit sa Davao City meron din kami mga sidewalk vendors and sobrang dami, pero hindi siya sa araw makikita, no, sa gabi ho siya. Sa hapon, no, magkukumpulan nga dyan sila, lalo sa mga sakayan abangan ng mga jeep, no, mga pick up point area sa mga jeep sakayan babaan, ganun. So may mga ambulant vendors, pero maganda doon, ambulant vendors meaning to say hindi talaga sila dyan sa lugar stable. Ibig sabihin aalis sila kapag ka oras nating alis, kapag ka araw na, no. So pag gabi pwede sila dyan siguro, pero hindi siya ganun karampan sa Iloilo, wala masyado. Actually ang Iloilo, so talaga sinuyod ko yung ano lang, pinaka area nila na Haro District, yung kanilang ano, Molo District, yung kanilang Mandaluyong District, and yung kanilang city proper. So far, wala akong masyadong nakikitang mga ambulant vendors. Ayun, no? So malinis. So isa yun, ha? Hindi lang yung malinis yung kalsada dahil walang ano, mga trashes, mga solid waste materials. Hindi lang yun, no? So yun talagang ano, obstruction, wala, from mga sidewalk vendors. And speaking of obstructions, yung may mga double parking, yung may mga nakaparking ng mga sasakyan na akala mo yung nagmamayari ng mga kalsada. So wala tayong nakikita niya sa Iloilo City. So in short, see, meron talaga silang ano, political will ang kailang mayor ho dito, or yung kailang ano, LGU, meron talaga pinapatupad na batas or city ordinance na bawal pumarada ng matagal siguro or mag-pick up ng napakatagal, no, sa lugar. Kung meron man, yun, kumbaga pwede silang matikitan, or kung hindi, siyempre, what is Filipino ho tayo, no? Pag ho, yung huli, pero hindi naman kulong. Anyway, so yun, malinis na daan, okay? So maganda ang isang syudad kapag ka malinis ang isang daan. So kailangan walang mga sidewalk vendors, lalo kapag kaaraw, at walang makikita mga pieces of trashes. And green spaces, syempre, no, meron silang mga tree planting, may mga kahoy ho talaga silang nakatanim sa gilid ng kalsada, even Central Islands, ang ganda, no. So greenery ho talaga ang Iloilo City na makikita ho natin, lalo na kapag ka nasa aerial shoots or nasa aerial view ho tayo, no, kapag ka lumilipad yung drone ho natin. Talagang hindi ka madidismaya ba na ay ang pangit pala ng Iloilo City, kasi alam mo yun, yung parang ano siya, wala kang makikitang mga punong kahoy. So Iloilo City is a very greenery city, which is very good, no. So good for the health and good for the eyes, good, parang vitamin C, no, mata ba ganun, vitamin C, vitamin C pag past tense. Anyway, meron silang mga bulaklak, syempre yung mga tanim ho nila, yung kanilang mga halaman, hindi lang mga punong kahoy, no, kundi may mga bulaklak din ho talaga, yung parang meron silang version ng
ano yun, Sakura ba yun sa ano, Japan o Sakura, parang ganun, pero silang pagano sa mga area nila sa Iloilo City. So, ang galing, congratulations. So, dagdag beauty rin yun sa isang syudad. Plus, meron ho silang ano, no, trashes. Yan na nga, ano, wala kang makikitang ano, mga trashes, mga pieces of trash, mga plastic bottles na pinagtatapon kung saan-saan sa kalsada. Yung mga ganun, yung mga plastic, yung mga empty wrappers, wala. Di ko alam kung ano, bulag ba ako o basta wala akong nakikita, no? So, kung meron matay nakikita, siguro wala talaga, so far, wala. So, sorry sa mga ano dyan, magsasabi na, oo, ikaw naman, ay posible naman Iloilo, walang ano, trash. Wala talaga, sorry. Tapos, ano pa, no smoking, ayun, number one ho talaga yan sa isang syudad. Pag once na ikaw ay no smoking city sa mga public ano ha, public places sa isang syudad, very good yan sa akin. Ibig sabihin, napaka-healthy ho niyan para sa ating mga kabataan, lalo sa mga may asthmatic, di ba? So, very good, Iloilo City. So, Davao City, yes, I commend Davao City para sa ganyang ordinance dahil talagang, I don't know kung Davao City ang talagang nangunguna sa pagpapatupad ng city ordinance ng no smoking ban or smoking ban sa mga public places. So, may mga, pwede ka naman mag-yosi sa Davao, pero meron silang mga designated area, no, para mag-yosi ka doon sa may mga cubicle area. Talagang kumpulang kayo lahat doon. Sa Davao pala, ito, share lang ho natin. Since yan ha, kung ano, kung maisingit natin yung Davao City. So, sa Davao City, may, for example, mga call center agents, no, meron ho talaga silang area kung saan na malayo, meron silang designated area na malayo talaga sa public places, like parking space, ganun. Tapos, kumpulang sila doon, like sabihin natin na parang 5 square meters lang, gano'n, no, ang laki ng cubicle na yon. Tapos wala siyang ano, wala siyang bubong. Ang sabi nga ni ano, ni Duterte, is gawang sadya niya raw yun na walang bubong, para kapag nagyosi at umuulan, so problema na ninyo yan, di ba? Eh, hindi naman kayo inutusang magyosi kayo. Tapos pangalawa, kapag araw naman ay napakainit, so problema na rin ninyo yan, no, kasi di nga kayo inuutusan para magyosi. Parang ganun, so take it or leave it, parang ganun lang. Anyway, so going back sa Iloilo City, wala akong nakitang nagyosi din, which is very good, no. So Iloilo City is indeed a clean and beautiful city. Tapos ano pa, organize syempre yung mga traffic rules ho nila, no, yung mga traffic rules and regulations. Ibig sabihin ho noon, ang napansin ko lang, talagang district to district, hindi ho sila typical na yung isang ruta ay iikot sa buong syudad nila, no. Hindi talaga ganun, like talagang ibaba ka doon sa isang ano, isang distrito, tapos sakay ka ulit papuntang distrito, parang ganun, no. Walang ano, wala siyang one way ticket, ganun, no, to the moon. So isang ano, marami kang sakay, kasi ang purpose ho nun para ma-regulate ho nila yung mga sasakyan, para ma-organize, para hindi magkukost ng super heavy traffic. Congratulations. So ang tawag ho nyan is urban planning development. So chick, big chick ang Iloilo City. Congratulations. And safe, syempre sa pedestrian. Oh, maganda ang isang syudad kapag ikaw ay safe tumawid, yung hindi ka mananakbo. Although syempre, pagtatawid ako kasi sanayaw sa Davao ngayon. Ngayon lang ha, kasi dati talagang sanayaw sa Davao na namimiss ko actually yung Davao City, na tatawid ka na para nasa kusina, nasa sala, gano'n, naka slow motion. Pero ngayon hindi na, kasi nakakahiya rin na tawag na ito, bobosinahan ka na ng mga sasakyan. Dati halos hindi ka makakarinig ng busina sa Davao City, pero dahil nga sa metropolitan ang Davao City, talagang palaki ng palaki, parami ng parami ang population ng Davao City, dumami yung mga sasakyan, kaya yun, hindi na gano'n ka-relax na dumaan sa aming pedestrian lanes, to the point na marami na nga nasasagasaan. So syempre, aantay mo ba na masasagasaan ka? So di bali na, patakbo ka na lang, parang ganun, kasi nakahiya na rin sa mga driver, no. So parang ganun. Anyway, so dito sa Iloilo City, hindi pa, ano pa rin sila, napaka slow moving pa rin nila dito, napaka slow motion pa rin. So congratulations. So I don't know, sa baka one day, no, mamimiss yung ano, yung ganung setup ninyo sa inyong syudad, ah. So tingnan niyo yung Davao City ngayon, 'di ba? So yun na nga, patakbo na nga kaming ano, maglakad. Tapos minsan pa yung kasama ko, nanay ko, senior citizen, talagang minsan na babatrik ako, gagi. Tatakbo ako, tapos nakakalimot ako, andun pala yung nanay ko, kasama ko pala. Yung nanay ko, syempre hindi mamakatakbo yun, 'di ba? Kasi senior nga eh. So talagang wala na, hindi na Davao City, hindi na ganoon ka safe tumawid sa pedestrian lanes. And marami ng mga nasasagasaan talaga ng mga tao, mga bata sa pedestrian lanes sa Davao. So it's a quite sad. Kaya ngayon binalik na din yung ano, 20 to 30 kph na ulit ang ano, ang takbo. Actually yun naman talaga dati dapat, no, pero parang iba ko ba ano nangyari. Pero oh, ngayon talagang implemented na, no. So sana naman mga driver sa Davao, if you're watching this, tapos driver ka sa Davao, be considerate naman sa lalot bata and matanda. Wag niyong serbatuhan, wag niyong tawag nito, businahan, kasi alam niyo yun,
eh, paano kung ano, madapa yan, di ba? Oh, tas matanda, lalo na yung mga matatanda, napaka ano yan, napaka sensitive na ng katawan ho nila. Anyway, so going back tayo sa Iloilo. So yun, napaka safe pa rin, relax ng kailang ano, ng kailang city ordinances, no? So very good. Safe ang pedestrian lanes ho nila. Tapos organized yung kailang ano, no, yung traffic rules. Talagang meron silang para sa mga jeep, meron para sa tricycle, meron para sa mga taxis and mga private cars. Syempre beautification of roads and bridges, artistic designs and very eye pleasing. 'Di ba? Yun, beautification of roads. Ano, ano ibig sabihin nun? Yung ano, hindi lang siya basta daan, hindi lang siya basta tulay. Talagang nilagyan pa ng mga coloring, ang nilagyan pa ng mga drawing. Yung drawing talaga yung hindi lang color-color, basta drawing na napakaganda, na meron talagang art, napaka-artistic talaga ng approach ng Iloilo City sa mga mata natin. Diba? So, beautification at its best talaga. And very artistic ang design ng Iloilo City. And yung kailangan, yan ang out. Kita mo yung tulay na yun. Diba? Yung tulay, yung mga tulay nila, basta maganda, tulay, hindi lang siya basta tulay, hindi siya boring ang Iloilo City. Okay, tapos ano pa, artistic design, tapos yun nga, very eye-pleasing ho talaga ang Iloilo City. Mapakalsada, mapabuilding, old structures man, old European buildings man, or mga modernized, modern European buildings sa Mandurayaw, napakaganda, no? So, consistent. And ano pa, old European building sa Canal City proper is a plus factor din ulit yun para puntahan. So far sa napuntahan kong lugar sa ano, Pilipinas, na for example ha, 'di ba Cebu City is the oldest city in the Philippines, pero ang nakita ko lang talaga doon na luma is yung ano, Fort San Pedro, kung saan siya parang ano siya, parang 3 year older lang siya sa Intramuros, Manila or World City, tapos yung mga old building pero 1900s, no? Pero itong sa basa parang bago lang, parang sa Chinese din kasi, Parian kasi yung area na yun eh. Parian means parang Chinatown, no? Parang ganun, no? Yung colon area. So let me know in the comment box, mga Cebuanos, correct me if I'm wrong. So sa ano, sa dito sa Iloilo City, ang dami ko pa rin nakikitang mga old houses, no? Mga ang gaganda ng mga gusali ho talaga nila. Makikita mo talaga yung parang nakas maka Europe ho talaga ng disenyo ho nila sa Iloilo City proper. Yun, so plus factor ho yun. Tapos syempre yung ilog ng Iloilo City, hindi ho basta-bastang ilog lang, talagang may isda, pwede kang mamingwit. Meron pang yung tsaka edible pa yung mga isda rito, ibig sabihin pwedeng kainin ba? Pagka nabingwit mo, pwede mong ulamin. Oo, malinis. Wala kang maamoy din na burak. Yes. Very good, no? So congratulations Iloilo. So malinis ang ano, malinis ang ilog. Ano pa ba? Syempre, accessible ang taxi nila. Yun, mga sasakyan. Maganda ang isang syudad. Ang highly urbanized city. Actually, I'm talking about cities dito ha. Yung highly urbanized cities and the component cities and the independent component cities. So, yun po yung mga malaking syudad. For example, Cotabato City, no? Independent component cities ang Cotabato City. As far as I know. Tapos yung Pagadian City, di ko pa napuntahan. Soon, puntahan ko yan. Sana makahanap ako ng ano ng tawag nito. Way, papuntang Pagadian. So, kita kids, no, malapit ako makapunta ng ano, Sambuanga and Pagadian. Anyway, so, naisingit ko ulit yun. Accessible taxi. Yan, napaka-efficient ng taxi ho nila. Tapos mura, maganda ang mga unit. Tapos may meron silang mga old model ho dito. Yung mga crosswind. Yung
mga Mitsubishi, mga Crosswind. Pero in fairness ha, malinis, tapos air conditioned, mabango, walang amoy sigarilyo talaga ng mga driver nila. So sa Davao City, magaganda ang taxi namin dito. Meron kaming premium taxi, meron kaming mga sedan, auto type pa ng mga taxi. Sa Davao meron din naman, marami din actually, no. Kaso nga lang, meron din kami mga taxi dito ng mga luma na in fact hindi ako talaga sumasakay kasi una nga kagang-kagang, alam niyo kagang-kagang yung parang basa ano na siya, kahit wala na, hindi naman bumpy road pero maalog. Tapos amoy yosi pa yung ano, mga driver na madalas ay mga may edad na, pero sorry naman no, eh, hindi naman pwedeng sasakay, ang dami ko namang pwedeng sakyan na taxi, bakit doon pa saan mabagal tumakbo, tapos kulang pa sa aircon, halos din nagumana yung aircon, tapos amoy yosi pa. So yun, so pass doon sa old model ng mga taxi sa Davao, so sana i-fizz out na. So dito sa Iloilo City, meron pa rin sila mga old model ng mga taxi, pero napaka-efficient pa rin, no? Sakyan, malinis pa rin at napakalakas pa rin ng aircon. So congratulations Iloilo City. And ano pa ba, syempre, pagkain, wala akong masabi sa pagkain kasi di naman ako pala kain. Ibig ko sabihin, hindi ako fan sa mga pagkain. Like, lalo sa Iloilo and Cebu, ito yung lugar kasi na napakasarap, no? Napaka-iconic ng mga pagkain ko nila. Kaso nga lang, ang daming pork. So for example, sa Cebu, when we see Cebu, it's chacharong baboy, tapos lechong baboy, parang gano'n, diba? Lechon cochinillo, so very trending, very iconic ng mga pagkain ko yan, worldwide kumba. Pero wala, hindi ako nakain ng mga pork, kaya sorry naman. Kaya sorry sa akin, kaya hindi ako makaka-relate sa mga pagkain. Tapos sa ano naman, Tasyatos Lubua, no, sa Cebu. Sa Iloilo City is yun, syempre inawardan or ni-recognize, no, or sila yung ano, meron silang kinurunahan ang Iloilo City ng UNESCO World Heritage City of Gastronomy. Yun, ibig sabihin masarap yung pagkain nila, basta masarap yung gastronomy. So ano ba yun, mga lapas bachoy, pancit molo, yung problema nga lang talaga is pork. So sorry sa akin kasi hindi ako makaka-relate, no, kung gano'n nga ba kasarap ang kailang mga delicacies sa Iloilo. So syempre, hindi ko pinalagpas yung kailang ano, biskotso, yung kailang mga meringge at kung ano na pang mga masasarap na pagkain ho nila. And syempre, Mang Inasal, no, the hometown of Mang Inasal, the first ever Mang Inasal located in Iloilo City. And ano pa ba? Okay na tayo sa pagkain. So actually, ang pagkain walang kinalaman sa pagiging maganda at malinis na syudada. Mm-hmm. Tapos ayun, skyscrapers. Actually, skyscrapers, yan nga. Kung napansin ho ninyo, kung naalala nyo, diba, sa aking mga nagdaang mga video nitong kahapon na nadanga araw, sinerch ko sa Wikipedia. Ano ibig sabihin ng skyscraper? Skyscraper is yun po yung ano, dati. Is kapag meron kang ano, 10 story na gusali, pwede ka na ma-considered as skyscrapers. So ibig sabihin, may skyscrapers ang Iloilo City kung pagbabasehan ang skyscrapers. Pero kung hindi pagbasehan yung lumang sinabi ni Wikipedia nung dati, so hindi siya pasok sa skyscraper ang mga gusali ko nila. Kasi yun na nga, ang skyscrapers is parang nasa 26th floor above. Tapos ngayon, meron silang under construction na isang nag-iisang napakataas na gusali sa Iloilo City, yung Tiranza Residences and Hotel yata yun, no? And residences or condominium, I don't know. So kahit wala silang skyscrapers, still maganda pa rin ang ano, ang Iloilo City. Pero maganda naman ang mga syudad kung may mga skyscrapers. Congratulations, no? So just like Davao City, Cebu, and some part of Manila. So kasi skyscrapers means prosperity, di ba? So prosperous yung isang lugar, but doesn't mean na wala kang skyscrapers is hindi ka na prosperous, no? Hindi ka na mayaman na syudad. So Iloilo City still nailed it to be among of those richest and richest highly urbanized city, one of the richest, parang ganun, isa sa pinakamayaman. In fact, mataas ang HDI, no, Human Development Index ng Iloilo City. Tsaka maliban pala sa sinasabi nating mga sidewalk vendors, mga obstructions, kalat ng mga basura sa kalye, mga kalat sa daan, isa rin pala sa nagpapadumi sa isang syudad ay ang mga napakaraming mga beggars, maraming mga homeless. Maraming mga yun, mga homeless, no, yung mga taong nanlilimos, no. So masakit man sa ating kalooban na sabihin to, na parang nakakadagdag talaga sa ano, napaka-eyesore, no, talaga ng mga dumarami, no, ng mga kababayan nating mga Pilipino na nanlilimos diyan sa kalsada, natutulog sa gilid ng kalsada or sa mga alleys and sidewalks. For example, sa Davao, dumarami, napapansin ko talaga na medyo parami na ng parami ang nanlilimos, no, yung mga may mga disabled, may mga kapansanan ho talaga sila, hindi na makalakad na maayos. So yun, dumarami ho sila ngayon sa sidewalk ng Davao City, lalo na sa may ano, Magallanes Avenue or itsaka San Pedro Street. So medyo nakalungkot ho yun, no, quite distressing or parang basta ano siya, very disturbing, like nakalungkot ba.
sana walang ganun na scenario dito sa Pilipinas. So ibig sabihin nun, parami ng ano no, parami ng parami or nadaragdagan yung mga poverty incidence ng Pilipinas. For example sa Manila, Metro Manila, NCR, maraming mga halos lahat ng mga establishments no, meron ka talaga makikitang mga beggars, may mga nanlilimos. For example sa mga 7-Eleven, 'di ba? Sa mga bangko, sa labas, sa mga labas ng mga fast food chain, fast food restaurant, may mga batang mga nanghihingi ng mga pagkain at ng pera. Ang bad job, hindi na ho natin isama yan ha, kasi di naman ho talaga yan sila, kumbaga parang hanap buhay ho talaga nila yan, hindi talaga yan dahil sa homeless ho sila. Like, yan na talaga yung ano nila, yung parang identity ng karamihan ng ating mga kababayang mga bad job. Pero dito sa Iloilo City, nakahanga kasi wala kang makikitang mga ano, mga yun na nga, natutulog sa kalsada, natutulog sa lansangan, yung mga, alam mo yun, may mga nanghihingi pala sa akin ha, yun, mga bata, yung parang naglalambing, syempre, alam nila, vlogger, di ba? So may hawak na camera, tapos nagsasalita, so yun nanghihingi, pero hindi ko sila makonsider as bigger, kasi mga bata yun, naglalaro lang, marami sila, no? Tapos, i-vlogger ka pala, to, yun, tapos, pahingin pera, so, hindi ko sila ma-considered as bigger. No, parang wala, ganun siguro mga kabataan ngayon. Pero may mga nanghihingi pala sa akin, mangilan-ngilan, siguro mga dalawa. May isa yun, nakamotor nga sila, o galing no, nanghingi para pambiling alak, nakamotor yun, pangdagdag alak. Ah. Doon sa Maymulo area yun, no, dalawa sila, babae at lalaki, driver yung lalaki, tapos yung babae bumaba, nanghingi sa akin ng 10 piso para pangdagdag na pambiling alak. Ah. So sana all, nang lilimos para pambiling alak. Tapos itong huli naman, itong May, nung nagpunta ako ng Iloilo, itong time na to, may lumapit naman sa akin na ali na nanghihingi siya pambiling gamot. Oh. So, pero yung hitsura, kung titingnan mo, hindi naman talaga sila yung gusgusin. Hindi sila yung butas-butas ang damit, madumi, yung sinusundan ng langaw. Hindi ganun. Talagang normal talaga sila. Ano, may maayos ang pananamit, maayos ang hitsura. Hindi yung gusgusin. So, lumalapit siya sa akin at nanghingi ng ano, ng tawag nito, pera, kahit any amount ng pambili na ng gamot. Oh. So, naisip ko tuloy na pwede naman palang manlimos, hindi naman pala kailangan maging pangit or maging ano, maging gusgusin or sira-sara yung damit, yung talagang hitsurang pangkali, ano talaga yung homeless ang datingan, di ba? So parang ganun, di ba? So nasasabi ko na ayun, kakaiba nga Iloilo City talaga siya sa lahat ng syudad na napuntahan ko. Highly urbanized city ha, hindi lang yung syudad na component city lang, highly urbanized city talaga siya.